Magandang hapon, inaprubahan na ng Kamara sa final reading ang House Bill 6920 o ang COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus Act. Sa ilalim nito, maglalaan ng 1.5 trillion pesos na pondo para sa infrastructure projects na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya. Sa gitna ito ng pagdami ng Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Pinahihintulutan sa ilalim ng panukala ang paglalabas ng 500 billion na pondo kada taon sa susunod na 3 taon para sa infrastructure projects sa 5 sektor na pinaka-apektado ng COVID-19 crisis. Kabilang sa mga proyektong planong pondohan ng mga barangay health center, ospital at digital equipment para sa COVID-19 testing. Inaasahang lilikha ng trabaho ang mga proyektong ito. Sinagot ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang birada sa kanya ni Pangulong Duterte kaninang umaga. Sa kanyang televised public address, nabanggit ng Pangulo si Trillanes habang tinatalakay ang kampanya ng gobyerno kontra droga. Pinuri ng Pangulo si PNP Chief Archie Gamboa sa pagkakasabat sa 5.1 billion na halaga ng shabu sa Marilao, Bulacan. Sunod na tanong ng Pangulo, masaya raw ba si Trillanes sa nangyayari sa buhay ng mga Pilipino? Noong Senador Anya si Trillanes, wala raw itong ginawa kundi purihin ang sarili. Sagot naman ni Trillanes, tungkulin niya bilang miyembro ng oposisyon na isiwalat ang anyay pang-abuso at kakulangan ng administrasyon para mapabuti ang serbisyo sa publiko. Dagdag pa niya, magtrabaho raw sana ang Pangulo, imbes na patulog-tulog lang daw ito, habang pumalpak anya ang kanya mga tauhan. At yan ang 24 Oras News Alert. Tutukan ang susunod na bulletin at iba pang balita mamaya sa 24 Oras. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino.